naming mabawi yung passport namin dun sa agency na hindi naman po pala kami sa Japan pupunta, kundi sa Saudi Arabia bilang mga katulong. Ganito, hindi namin ibibigay sa inyo yung passport nyo. Sabi niyo sa akin? Yan ang mali niyo dahil mo napakalaking mali niyo po. Noong na kasi nandiyan naman eh. Well, sure, nahabol po namin is yung passport namin na inibigay ng agency. Nasaan yung agency? Nasa Pedro Hill po siya. Alright, kunin mo nga mga passport ito. O, anong problema natin? Naging biktima kami ng illegal recruitment. Balik po sir, ang hinahabol po namin is yung passport namin na iniikip ng agency. Nasaan yung agency? Nasa Pedro Hill po siya. Alright, kunin mo nga mga passport ito. Lumapit po kami dito sa Bitag kasi gusto po namin mabawi yung passport namin dito sa agency kasi naging biktima po kami ng illegal recruitment. Nakita namin yung hiring through Facebook online. Na-encourage po kami na pumunta dun sa office nila sa Cubao. So pagdating po namin doon sa Cubao, inorient po kami na magtatrabaho kami sa Japan as factory worker at sasweldo kami ng 80 to 85,000 a month. Na maghihintay lang po kami ng 7 to 8 months, makakaalis kami papuntang Japan. Yung nag-orient po sa amin sa Cubao, si Lev Hindangan po. Pagdating po namin doon, may another agent, si Princess. Yung sa pagkakaalam po namin, yung Lev is nakakulong na, pero yung Princess nakalaya pa. Doon po, nagkaroon po ng fill up ng application form by data, resume. And then after po noon, kinuha po yung passport namin. Hinold na po yun ng agency. Tapos the following day po, undergo na po kami ng medical. And then nag-test na po kami. Tapos dumaan po yung araw na find out po namin na hindi naman po pala kami sa Japan pupunta, kundi sa Saudi Arabia bilang mga katulong. Nangyari nga na scam. Paano kayo nag-apply dito na na-orient ba kayo? Yes po. Hindi po namin alam na hindi totoo. Alam po namin talaga, dinala kami dito kasi offer po Japan. Eh hindi kasi nung in-interview kayo, nung nag-interview sa inyo dito, sinabi naman sa inyo na DX kayo, kaya ngayon apply nyo dun sa papel. Ang sabi po sa amin, kung ano sabihin ninyo, oo lang kami ng oo. Umuo lang po ng oo. Yun lang sinasabi ko sa inyo, na alam niyo pala na mali. Ba't kayo sumunod? Po yung sabi niyo sa amin? Yun ang mali niyo, dahil napakalaki yung mali niyo doon. Noong na kasi nandyan naman eh. Ba't nagtanong na kayo noon, bakit kayo ito ba? Yun ang antay niyo. Tinawag ko yung aming inspection chief, no? Papasamahin ko sa inyo ngayon papunta doon sa inireklamo ninyong establishment para makuha ninyo yung passport ninyo. Just so you know, yung passport nila ay it's being held by yung establishment na pupuntahan ninyo. At the same time, pa-inspect na rin natin kung baka may mga deficiencies pa. Natutulungan namin kayo na hopefully matapos na ngayon. Ma'am? Pasamahan mo na sila. Yes, ma'am.
nadala po kami ni Mr. Ventulfo dito para po kuhanin yung passport po. Okay, ma'am, okay po. Okay. Walang problema po, ma'am. Makuha po ba namin yung passport? Ah, sila nga yung part ng ano, yung alam natin yung nasa NBI ngayon, na case yung sa regarding sa scam, yung nahuli po na illegal recruiter. Mayroon mga nauna kasi kaysa kanila na pumunta dito sa office namin, sila po yung nagdala sa akin doon sa NBI. Ma'am, pero wala pa po silang contract. Yung contract nila, coming na, ma'am. Kaya, pero wala pa po. Di ko lang alam kung nasa kamay na nila kasi yung iba nasa kamay ma'am, na nila. Ma'am, kayo po, tatanungan ko po kayo. May pinirmahan naman po ba kayong contract? Wala pa po. Ma'am, wala po. Eh, okay na yun, ma'am. Okay kung wala, wala. Kasi once kasi, nung nag-apply ka, lahat po ng process kasi ng DH, kung ano, libre na po yun. Wala silang ginastos dito. Pero hindi po DH yung in-apply nila. Ma-wait lang, ma'am. Opo. Ano yung in-applyan nyo po? Di ba, pumirma kayo ng resume. Ang resume na yun, nakalagay sa resume nyo, ang in-applyan nyo, ano, DH, di ba? Pero aware po ba kayo? Ang sabi sa amin, pumunta kami dito, papunta kami Japan, factory worker. Yun ang sabi, yun ang sa, sabi sa amin sa orientation. Sige, kunin niyo yung passport niyo. Sabi ko, sumulat kayo ng letter na nag-apply kayo sa DDC. Sabi kong ganyan, upang sa ganun, may katibayan din ako na nag-apply kayo ng DDC at nakuha niyo yung passport niyo kasi nanghihingi ako ng favor sa NBI din bilang isang agent, representative ng agency na makausap si si NBI at ma-explain yung side namin para sa ganun yung expenses namin may ipatong doon sa nahuli. So, ma'am, ngayon, maisingit ko lang. Anong gusto niyo mangyari? Ang gusto kong mangyari, ma'am, ganito. Fill upan nila ito kasi bilang ebidensya ko, doon din sa NBI, pag nag-apply tayo, pag-process pa lang ng papel, pag okay na yung medical, ipra-process namin si papel, kasama na po si visa, ibig sabihin, mayroon na rin tayong nagastos. Hindi ko pinapabayaran sa inyo. Yan ba sigurado po tayo na hindi yan magagamit again sa kanila? Hindi, ma'am. Kasi ito lang, ebidensya ko lang na sila ay nabigay na yung passport at mayroon kaming nagastos sa kanila kasi pagpunta ko ng NBI, para sa ganun, maibalik din sa amin yung nagastos namin. Pagka-fill up po nila, pwede na po natin i-release ngayon. Yes, ma'am. Employees na ba? Po. Employees na ba yung address? Yes, ma'am. Okay sir, bibigyan na namin sa kanila yung mga passport. Sana good luck sa next na pag-apply po nila. Si Miss Abay, Baryon. Good luck sa lahat sa inyo ha. Ang may advice ko sa inyo ganito. Pag nag-apply tayo, be sure kung ano yung a-applyan nyo. Kahit anong sabihin ng agent o sino man sa inyo, dapat marunong kayong magtanong bakit nyo kami ilalagay sa ganito. Mag-a-apply kami ng factory tapos i-apply nyo kami sa isang agency ng DH. So next time, pag ganun ang sinabi sa inyo, huwag kayong papayag kasi alam natin na mali po yun. Naging may involved si Princess dito sa agency namin. Pumunta po si Princess dito sa agency upang makiusap na i-process ang mga tao na matagal nang nag-a-apply sa isang agency. Ngayon, sa awa po ng management, tinanggap po na ang management yung mga tao na i-recommend ni Ma'am Princess. Dahil ang agency po na ito ay nagpa-process po kami ng DH without getting any single amount of money, kundi nagpa-process kami ng libre. Nananawagan po kami na kung sino man po ang nakakakilala kay Ma'am Princess, pakireport na lang po sa amin. Wala po kaming connection dun kay Ma'am Princess o kay Ivan. Ang agency lang po ay tumulong sa mga applicant para sa ganun mapabilis yung pag-alis nila. Gusto ko lang iparating sa mga gustong gumamit ng aming agency na DDC International Manpower Recruitment. Na huwag na lang po nila ituloy dahil kung sila po ay nagbabala, sila ay illegal recruiter. Kung mga aplikante na gustong mag-apply dito ng Japan, wala po kaming Japan. Ang meron lang po kami sa skills ay Saudi at Oman. Salamat po kay Sir Ben at sa mga staff ng BITAG. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po namin makuha agad-agad ang aming passport.